pinaka nagiging successful, yung pinakamabilis mag-adjust sa current man nangyayari sa panahon ngayon. Pag hindi ka nagkakaroon ng appreciation, tatanggalin yan sa'yo. Hi guys! Good morning po sa inyo. And nandito na po tayo ngayon sa Bicol. Katapos lang po namin pumunta ng Palawan. And sobra pong saya kasi syempre ang dami pong first time at ang dami pong mga magagandang experiences. Kaya right now, pag-uusapan po natin is 8 lessons na matututunan natin sa mga hard times na na-experience natin sa life. Kasi ito yung mga bagay na lagi naman natin nararanasan at nararanasan ng lahat. Kaya lang, minsan I find it very, hindi eh. Grabe, tanong ko, sinagot ko na mag-isa. Na, kaya maraming taong negative ang tingin nila sa hard times kasi ang choices kasi natin ng life is within light and dark eh. At natuturo lang sa atin, lagi ang maganda is yung light, ang maganda is yung positive. Na nakalimutan natin na maganda din naman ang negative kasi hindi mo ma-appreciate yung positive kung hindi nagkaroon ka ng negative. At lagi kong sinasabi to na ang success classmate, siya ang pinaka-purest teacher. Bakit siya ang purest teacher? Kasi ang success, magiging complacent ka and sometimes pwede kang maging mayabang or magbago. Magbago mismo yung sarili mo na maging mataas masyado tingin mo. But ang failures, we have so many things na tinuturo sa atin na mga lessons, valuable lessons sa mga failures. Kaya simulan natin, classmate! Okay? At ating number one na lesson is perspective. In short, ito yung mga bagay na mas nagkakaroon ka ng mga nakikita na hindi mo nakikita dati once na nag-fail ka. Sabi ko nga, ang good thing sa failures is kiniklear niya yung path mo eh para sa pinaka dapat mong puntahan. Katulad sa akin, I could fresh na nakre-recall ko pa ng sobra mismo yung emotion na yon nung bumagyo ng Rimeng dito sa Bicol. Kasi nung bumagyo yung Rimeng, grabe na, in-expect ko yung baha hanggang tuhod lang and nagulat ako, lagpas tao yung baha. And that time, ang daming nasira sa aming produkto kasi kararating lang yung products namin, mga worth, ano pala yun, nalalakihan na nga ako nun, siguro mga worth 200,000, 300,000 pesos na products. Pagdating sa amin sa Bicol, bigla nagkaroon ng bagyo and sabi ko nga sa tao ko that time, sabi ko, ilagay mo lang sa taas ng upuan, ilagay mo lang doon kasi sabi ko, hanggang tuhod lang naman siguro ang baha, grabe na kung umabot pang tuhod. Hindi na namin inakyat ng second floor, then only to find out na hanggang lagpas tao, kaya lumo ako noon, sabi ko, hirap naman mag-networking, nagsusumikap ka na nga, hindi na nga lahat ng tao naiintindan ginagawa mo, tapos end of the day, biglang may bagyo pang darating. And because of that, doon ako na-push na mag-network ako sa Lucena. Kasi that time talagang sinong re-recruitin mo ng mga tao dito sa Bicol kung kadalasan is, di ba, sira yung bahay, may ibang dapat i-prioritize. Kaya sabi ko, lipat na lang kaya muna ako ng lugar. And doon na po nagtuloy-tuloy lumaki. Kaya yun sinasabi ko sa inyo na nakakakita tayo ng ibang perspective sa life after the hard times. Kaya that's the number one. Sa ating number two is empathy. Mas nagiging maawain at mas tumataas ang understanding natin ng mga ibang tao once na nag-fail tayo. Kasi naalala ko to dati, classmate, nung nag-wakeboard ako. Tuwing dapa ako, yung mga hindi naman marunong mag-wakeboard or yung mga baguhan mag-wakeboard, sila yung tawa ng tawa, pinagtatawa nila yung nag-fail. Yung nag-e-effort ka na gusto matuto mag-wakeboard, tapos pinagtatawanan ka. Pero yung mga pro, kasi nakita ko ng pro habang sumisemplang ako, sabi sa akin, yeah, keep on going, it's okay. Then, ganun din sa life. Kaya nga, mas totoo lang, yung mga taong maiingay, yung mga taong grabe mag-down sa mga ibang nagsisimula, sila yung mga taong halos wala pa naman talaga nagiging success sa life. Kasi yung mga naging successful, sila yung napakalawak ng understanding nila. Sila yung mga tipong tao na
mas imomotivate ka palalo kasi dinaanan din nila yung dinaanan mo. Alam nila kung ano yung pakiramdam na nagfe-fail. Alam nila anong pakiramdam ng mga nagsisimula tapos hindi mo nakakuha. Kaya the moment nagkakaroon ka ng hardships, ang isang pinuturo sa atin na napakaganda is empathy. At sa ating number 3, patience. Walang naging successful nang hindi dumaan sa hardships. Ang pinakatinuturo sa atin doon na we need to endure yung mga pinagdadaanan natin para makarating tayo into a better place. Na ako, I could always relate sa akin. Kaya I just choose na maging masaya na lang. Kasi naalala ko dati, nung nalaman ko mare-reject lang naman pala ako, nalaman ko na hindi lahat ng makakasama mo tuloy-tuloy, then inintindi ko na siya na part siya ng life, katulad yung biyahe dito, biyahe doon, nung nagsisimula ako, in-enjoy ko. Na kesa sabi kong araw-araw ko lang naman pala itong mararanasan, eh bakit kailangan ko maging malungkot? Kasi di ba, ang definition naman natin ng masaya at malungkot, depende naman kung ano yung definition mo, di ba? Parang sabing ang happiness is just subjective. Kaya sabi ko, yung lahat ng pagdadaanan ko tungkol sa network, lalo na po yung almusal ng problema. Mag-aalmusal ka, magdi-dinner ka, mananangalian kang problema. Sabi ko, okay, kung part na to, eh bakit ko siya iiwasan? Kasi ibig sabihin, pag sinabing part, talagang normal na siyang mangyayari. Kaya nga ako lagi kong tinuturo sa grupo ko, ang trabaho ko bilang apply ninyo, mag-solve ng problema. Ang trabaho nyo bilang downline ko is magbigay sa akin ng problema. Kaya yung patience, napaka-importante yan na nade-develop sa atin the moment may mga pinagdadaanan tayo. At sa ating number 4 is adaptability. Nung panahon ng pandemic, pangarap na pangarap ko, classmate, mag-online. Kasi nakita ko na yung Zoom, mga 2016 pa lang. Sabi ko, ang ganda mag-Zoom kasi sabi ko, mamimiting ko yung mga tao ko kahit hindi na kami kailangan magkita-kita. Kaya lang, syempre, nasanay ka sa offline eh. Nasanay ka sa bagay na mas komportable ka. Kaya yun ang mas ginagawa ko. Pero nung nagkaroon ng pandemic, isahang ganun, nakapag-ship agad. Kaya tandaan mo, classmate, the moment na may pinagdadaanan ka, na parang pinoforce ka na magbago, huwag ka nang magmatigas. Kasi yun ang nangyari sa mga ibang kasamahan po namin sa industry, even sa company namin. May mga iba na gusto pa rin nila yung offline eh. Mas gusto pa rin nila yung nakasanayan nila. Eh, maliban natin na halos 2 years pala yung mangyari sa pandemic. Eh, yung mga nag-adjust sa amin, naka-jackpot talaga. Ang lalaki talaga ng kinita. Yung mga hindi nag-adapt, eh, medyo kawawa po talaga. Kaya para sa akin, ang buhay natin, classmate, it's a non-ending na pagbabago. Parang naalala nyo noon, yung uso noon, pwedeng hindi na uso ngayon, di ba? Sino mag-aakala na grabe yung pag-memorize natin nung nag-aaral tayo, paano magsulat, paano yung tamang hindi ka sumisemplang sa linya, and end of the day, keyboard lang pala magiging hawak natin sa panahon ngayon. Sino mag-aakala na lahat ng kailangan natin nasa internet na lang pala na mapupunta. Kaya yun ang gusto kong maintindihan nyo, classmate, yung pagiging adaptability. There's nothing wrong to always change. Kung mas makakatulong sa'yo, kung mas magpapagaan ang buhay mo, kung ano man ang nakasanayan mo ngayon, noon, walang masamang magbago. Kasi sa fast phase ng panahon natin ngayon, ang pinaka nagiging successful, yung pinaka mabilis mag-adjust sa current man nangyayari sa panahon ngayon. Sa ating number 5 is gratitude. The moment dumaan ka sa pinaka or mahirap na sitwasyon sa buhay mo, mapipilitan kang makita at magpasalamat sa mga bagay na meron ka. And may mga kaibigan ako, ganun ang nangyari sa kanila, na nung kumikita po sila ng million-million, hindi na po sila masaya, laging mainitin na po ang ulo nila. Tapos nung tinanggal po sa kanila yon, biglang nagkaroon sila ng sobrang daming gratitude. Na yung mga taong dating galit sila, biglang ngayon pinapasalamatan nila. Kaya ako, ayoko nang ganun. Sabi ko, kaya may pattern nga ang life, classmate. Kaya ako, inintindi ko yung pattern ngayon. Example, pag dumadaan ako sa ganyan na sitwasyon na parang minsan, nawawalan ka na ng appreciation sa mga nangyayari. Teka lang, medyo may magulong nandito. You say hi? Okay. Ngayon, ang pinaka naging guide ko, the moment nagkakaroon na po ako ng the moment na nagkakaroon na po ng gano'n, na parang nawawalan ako ng appreciation, kasi pinaka-end of the day na guide ko, yung sitwasyon ko, I love what I'm earning, gusto ko yung buhay na meron ako.
11. Okay. Now, it is a sign na ayaw kong mawala ito. Kaya I need to be appreciative sa lahat. Kung minsan, syempre bilang tao, syempre minsan napupuno ka rin. Minsan, nababadrip pa rin sa lahat ng nangyayari sa'yo. Kasi lalo pa sa akin, minsan may moment din ako na bakit parang ang daming umaasa? Hindi ba pwedeng ako naman yung umasa? Pwede bang magpahinga naman? Parang may mga ganun din na moment sa life ko eh. Kaya lang, sabi ko gusto ko naman sitwasyon ko. Kaya hindi naman pwedeng magiging very selective lang ako sa sitwasyon. Kasi lahat ng nangyayari sa akin, true, positive and negative, it's all the formula bakit ito yung buhay ko. And end of the day, I love. Kung mag-majority pa rin nangyayari sa akin, kaya I choose na mahalin at magkaroon ako ng appreciation sa nangyayari. Kasi ang buhay natin, classmate, whether kung ano man paniniwala nyo, kay God, kay Allah, anything, na ang mundo, anything na hindi ka nagiging appreciative, anything na parang pangit sa pakaramdam mo, itatanggal nila sa'yo. Whether pera yan, whether success yan, whether career yan. Pag hindi ka nagkakaroon ng appreciation, tatanggalin yan sa'yo. Kasi nga, gusto ng mundo, ang formula ng mundo is mag-prolong ang humanity. And ang humanity para mag-prolong, you need to do the things that makes you happy. Eh kung yung pera or success or career na meron ka, hindi ka nagiging masaya, tatanggalin yan sa'yo. Kaya sa akin, since alam ko yung ganun mismong guide, ala, kailangan ko, babaliktarin ko naman. Magpapasalamat ako ng sobra sa lahat nangyari sa akin. Magpapasalamat kung marami akong downlines. Magpapasalamat kung marami akong problema. Magpapasalamat ako na at least ganito sitwasyon ko. Ako inaasahan kasi ako yung meron. Kesa naman mabaliktad ka na ako yung umaasa kasi ako yung wala. Diba? Kaya doon na lang ako sa sitwasyon na ganun. Kaya napaka-importante ng gratitude. Kaya yan ang tinuturo naman sa atin the moment nagkakaroon tayo ng hardships. Mas marami tayong bagay na pinagpapasalamat the moment dumadaan tayo sa ganun. At sa ating number 6, self-reflection. Ito yung moment na mas mapapaisip ka, ano yung mga dapat mong ayusin sa buhay, ano yung mga dapat mong i-improve. Kasi di ba, pag nagkakaroon, parang sa amin, sa mga downlines ko, pansin ko po, pag mas marami silang kinikita, minsan ang titigas na ng ulo, hindi na mapagsabihan, they have already ang mga sariling desisyon. Pero pag medyo sumisemplang ang income yan, bumabait, nagtatanong, nakikinig. Kaya kung sa atin naman, sa pinagdadaanan natin sa buhay, the moment nagkakaroon ka ng hardship, okay lang yan. Huwag mong kalabanin yan. Ang tawag ko dyan is namnamin mo yan, tapos magkaroon ka ng reflection. Ano yung mga dapat mong ayusin? Ano yung mga dapat mong i-improve? Kasi the moment nagkakaroon tayo ng hardship, honestly, we have hardship kasi gusto natin ng panibagong achievement sa life. Ganun lang naman kasimple yun. Pag gusto mo ng panibagong income, panibagong success, panibagong achievement, magkakaroon po talaga kayo ng hardships. Kasi ang hardships, i-guide ka para magkakaroon ka ng reflection. Ano yung mga dapat mong ayusin? Ano yung mga dapat mong i-improve? Kaya, at least alam nyo na, napaka-importante ng hardship sa lahat ng mangyari sa atin kasi magkakaroon ka ng mga iba't ibang learnings, iba't ibang lessons. At ang pinaka-importante niyan, yung matututunan mo, yun ang maghahatid sa'yo sa next level mo. Sa number 7, energy is limited. Kaya pick your battles, classmate. In short, we have so many things na pwede natin gawin. Ang dami, kaya di ba lagi kong sinasabi to, if you really want to become successful fast, dapat piliin mo yung paggagamitan mo ng energy mo. Kasi ang energy natin everyday, parang mas makakarelate siguro kayo, palitan na lang natin yung energy ng time. Yung time natin everyday is only 24 hours per day. Kung sa ano mas i-spend yung oras mo, dun ka mas magiging successful. Kaya in short, kung uubusin mo ang oras mo, i-explain sa lahat ng tao, ay nako, ikaw yung babagal ng sobra kasi whether what, parang mali yung ano ko. Whatever you do in your life, may mga taong magugustuhan ka at may mga taong hindi ka magugustuhan. Kaya sana wag yan na maging goal mo. Wag mong goal na magustuhan ka lahat ng tao. Ang goal mo, magustuhan ka ng sarili mo at maging masaya ang sarili mo sa'yo. Kaya again, pick your battle wisely. At sa ating number 8, inner strength. Dito mo malalaman sa hardship kung gaano ka kagaling. And sa totoo lang talaga, classmate, ang dami natin igagaling. Kaya lang hindi tayo gumagaling kasi masyado gusto natin maging madali yung lahat ng pinagdadaanan natin. Ayaw natin ma-stress, ayaw natin masagad, ayaw natin yung parang grabe yung pinagdadaan mo. But again, lahat
ng pinakamagagaling na athlete, isa lang sure ko, silang may pinakamahirap na practice. In short, classmate, kung gusto mo maging magaling sa mundong to, eh, damihan mo na yung hardships mo. Ang paano dadaanan ng tama ang hardships? Para sa akin, unang-una, ma-accept mo na normal siyang dadaanan. Huwag kang maging in denial kasi lahat ng tao dumaan dyan. Dumaan sa hardships na yan. Number two, mag-enjoy ka habang pinagdadaanan mo yan. Kasi in short, ang isang tao masaya sa ginagawa niya kumpara sa taong hindi masaya sa ginagawa niya, mas nahihirapan yung tao na hindi masaya sa ginagawa niya whether whatever you do in your life. Di ba parang subject yun sa school, pag favorite mo ang subject, sigurado ko napakabilis ng oras tumakbo. Pag hindi mo gusto ang subject, I'm sure ang bagal ng oras. Kaya in short, kung gusto mo mas makarami kang gagawin, dapat enjoyin mo kung anuman ang pinagdadaanan mo ngayon. And lastly, tandaan mo, lahat ng ulan natatapos din. Lahat ng bagyo tumitigil din. In short, kahit anuman pinagdadaanan mo ngayon, makakalagpas ka rin yan. Bakit? Ang dami mo nang dinaanan, di ba classmate? O, nasaan ka ngayon? Di ba nalagpasan mo pa rin? In short, kung anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, go for it. Smile. Kasi matatapos din yan. Sigurado ko yan, matatapos yan, classmate. Walang bagyo sunod-sunod. Di ba? Walang init na sunod-sunod. Walang kamalasan na sunod-sunod. Meron at meron point sa life mo na titigil din yan. Kahit gaano kadiliman ang sitwasyon mo ngayon, liliwanag at liliwanag din yan. Kaya para sa akin, classmate, thank you sa walang sawang panonood ng mga vlogs ko, and huwag ka mag-alala at, I mean, huwag na huwag mong kakalimutan mag-comment. Mag-comment ka naman para mas lalong ganado tayo, kasi classmate, para sa akin, I'm very very happy pag nakakita ako ng mga comment na nakakatulong ako sa iba't ibang tao, kasi ang love language ko is, ang receiving ko is affirmation. Kaya habang nagko-comment kayo ng mga magaganda at mga positive, mas lalo akong gaganahan gumawa ng videos. Kaya dito muna tayo, classmate! Bye-bye!